Yo guys, kumusta? Ako pala si Orange and welcome back to my channel. So on today's video guys, pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalakas ang slime pet, no? Or maganda nga bang slime pet o hindi, okay? So yun, pag-uusapan natin ngayon and baka yung iba sa inyo nagdadalawang isip pa bilhin yung slime pet, no? Eh, alam naman natin na ilang araw na lang is magsasarado na ang Shuna Shop. So, kaya rin ako bumubomba guys ng ano ng content about sa Shuna Shop, no? So, para makatulong sa inyo, sana, hopefully, no? Para makapag-decide kayo kung ano-ano nga ba yung bibili nyo sa Shuna Shop, no? So, yeah, huwag natin patagalin pa. Simulan natin itong video na ito, no? Okay, so, yun, balik tayo sa topic natin, no? Ano nga ba ang nagagawa ng slime? Okay, so, unang-unang nagagawa ng slime is, ito, papakita ko sa inyo. Kung makikita nyo guys, one hit niya yung mga mobs. Okay, one hit niya yung mga mobs halimbawa, yung mga yan. Pero syempre, hindi naman recommended na mag-pet kayo habang nag-grind kayo, okay? Mapakita ko sa inyo. Kakainin niya wolf niya, kawawa naman si wolf. Ayun, no? So, yun, one hit niya yung mga ano, yung mga monsters, no? Pero hindi siya umeepekto sa MVP. And hindi yan advisable gawin pagka nagpo-farm lang kayo, okay? So, so, sabihin nyo, at so, ano ngayon ang strength ng slime, okay? Kung hindi siya magandang, ano, pang-farm. Oh, anyway, lahat naman ng pet, guys, is hindi maganda nag-iiwan ng pet na pag nag-ano, 8k farming kayo, okay? Kasi, yung pet dito is, ang daling mapagod ng pet dito, no? So, hindi advisable mag-pet, ano, hindi advisable mag-pet sa AFK farming, no? So, ano nga ba ang perks ng ano ng slime pet, no? So, punta tayo dito sa ano sa pet. And then click natin itong slime. So, ito yung pinaka-skill niya, guys, okay? Starving once, devours a target if the target is a monster. The target will die at once. If the target is a player, kung player yung kalaban mo, PvP, sa mga KVM, ganito-ganyan, the target will spit. Anyway, alam nyo naman siguro yan, di ba? Ang dami naman naka-slime pet sa, ano, sa KVM. Okay, tapos meron siyang regen or i-restore niya yung master sa HP ng 12% of max HP. Kung anong max HP mo. Remove master's debuff. Grants immunity to debuff for the next 4 seconds, no? So, ano nga ba guys, yung mga debuff, no? So, para malaman natin kung ano yung mga debuff, in case hindi, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung mga debuff, guys, no? So, dito nyo makikita kung ano yung mga debuff dito sa laro na to, no? So, punta tayo sa tips. And then, click natin itong debuff. So, ito lahat ng mga debuff, guys, no? So, kindle, curse, blind, poison, bleed, freeze, sleep, petrify, stun. So, ito yung immunity niya, no? So, merong 4 seconds sa parang BKB, ganyan, no? And hindi lang ako masyado sure kung ano yung sinasabi niya dito na except for negative stage that cannot be immunized against, no? So hindi lang tayo masyado sure kung ano yung mga yan, pero yun nga, nakalagay dito grants immunity to debuff. So yun yung mga pinakita ko kanina, yun yung mga debuff, stun, ganito ganyan for 4 seconds, di ba? Laking tulong, di ba? Yan yung para sa akin, laking tulong yan eh. Tapos lalo na isipin niyo kung ano, kung naka ano kayo guys, kung naka moonlight gift kayo na set, no? Ito naman, every 6 seconds remove negative effects from yourself and grants 2 seconds of negative immunity during this period, no? Isipin niyo kung yan yung ano niyo, yan yung armor niyo, di ba? Sobrang ang dami niyong pang negate sa mga ano, sa mga effects, no? So yun, this skill is not effective against boss MVP and mini, okay? Hindi siya effective sa boss MVP mini. Okay, so doon pa lang, boss mini MVP, hindi mo siya magagamit. So, tapos titignan mo pa yung mga stats niya. PvP final magic damage reduction, max HP. HP regen 5 per 5 seconds plus 1.33%. PvP physical damage reduction. PvP magic damage reduction. PvP final physical damage reduction. So, doon pa lang guys, is makikita nyo na na pang PvP tong pet na to, no? So, ma-recommend ko ba siya kung hindi kayo fan ng PvP dito? Para sa akin, recommended pa rin kasi parang collector's item to, guys. Okay? Collector's, lalo na kung fan kayo ng ano, ng anime. Okay? Collector's item na to. Kung, siguro, malaki possibility na hindi na natin makita ulit tong pet na to. Okay? Or kung magkaroon man ng event na ganito is sobrang tagal pa. Okay?
So sa level 1 starving ones na, so hindi natin alam kung anong scaling gagawin nito kasi yun nga level 15 lang yun ito. Hindi pa natin napapa-level yung ano yung skill niya, pero for sure sa maganda yung scaling niyan nitong skill niya yung starving ones. Siguro ito yung nag-i-scale diyan yung mga may yellow no. Max HP. Yan siguro yung mga nag-i-scale diyan pag ano. Although hindi ko pa alam kasi yun nga hindi ko pa siya napapa-level. Okay? So dito naman sa ano yan, pwede ka mag-enhance ng ano ng HP regen mga ganito ganyan. So on and so forth. No? So yun, recommended siya guys lalo na kung ano kung fan kayo ng PvP dito. Kahit PvE lang sa Endless Tower malaking bagay ito no kasi magbibigay siya ng regen sa iyo and lalong-lalo na guys pagka naka-Murphy set kayo guys. Pero kahit naman hindi kayo naka-Murphy set is ramdam pa rin naman yung ano yung stats niya although hindi ganun kalaki yun, di ba? Pero yun, for sure sa late game naman is magbo-Murphy set tayo lahat. So papakita natin punta tayo sa ano sa Murphy set guys. So ano nga ba nagagawa ng Murphy armor no? So PvP physical damage reduction, PvP. Basta all about PvP no, magic damage reduction tapos yung set niya. Punta tayo sa set. When taking fatal damage you are saved from death no, immediately recovering 25%. So parang yan yung skill ng ano yung knight na ano na nagre-regen pagka 1/4 lang yung buhay. Parang ganun siya. Not affected by healing effects. Healing effect modifier. So fixed na siya na 25% no? So, di daw siya affected ng modifiers no and movement speed increase by 20% for 10 seconds no. Can take effect every 2 minutes no. So every 2 minutes meron kang ganyan parang immortality kumbaga parang second life mo ganun. So for sure guys sa late game is yan na yung magiging armor natin no sa late game yun nga kasi itong Ragnarok X guys is PvP oriented to. Lahat ng pagpapalakas nyo dito sa Ragnarok X is connected sa PvP. Shadow equipment, no? Hindi ka makapagpa-level ng shadow equipment kung hindi ka kasali sa guild, kung hindi ka nag-KVM, no? So, kailangan nyo talagang, yun talaga yung ano, yun talaga yung structure ng game, guys, is PvP oriented. So, might as well, prepare na rin tayo sa PvP, no? So, itong slime na to is sobrang ganda nito sa future, no? Anyway, kahit hindi pa wala pa tayong Murphy set, ramdam pa rin siya. And yung devour niya is yung pa nga pala ha, pag-uusapan natin natin yung ano yung kanyang skill na ano na hindi pala devour. Okay, starving ones, okay? Meron siyang positive and negative effect, no? Ang positive effect niya, halimbawa, ine-FF ka ng ano, fina-focus fire ka ng ano ng assassin or ng Archer, no? Pwede niyang kainin yun, no? And matitigil yun. So, may time ka para makapag-set up, para makapag-pats, para matanggal sa iyo, ano, yung mga poison, ganyan. Pang-debuff mo, may time ka para makapag-panakeya, no? So, yun yung isang positive nito ng Starving Ones. So, pero meron din negative effect yan, no? Halimbawa, kasi minsan, makapatay mo na yung character, bigla niyang kakainin, tapos, makapag-take ng time pa yung, ano, yung kalaban mo para makapag-heal no. So yun lalong-lalo na sa mga priest sa sobrang kunat minsan mapapatay mo tapos biglang kakainin nitong ano nitong slime tapos although pagka nakain naman is pumapasok pa rin naman damage pero minsan ano eh na tatanggal sa target yung character pagka ano pagka kinain nitong slime. So yun lang naman yung medyo isang negative dito sa ano sa slime dito. Pero other than that, sobrang ganda nito, guys. Pang late game na to no. Parang future proof na tong pet na to no. So yeah. I guess dito na magtatapos sa ating video. And kung nakabit kayo sa part ng video to and hindi pa kayo nakalike and subscribe sa YouTube channel, please do like and subscribe sa YouTube channel for more videos ganito, tips and tricks, guides. Yun and yun. So yun, sana nakatulong tong video na to no. And maraming salamat sa pag-uod. And see you guys in my next video, guys. Alright? Peace!